sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo dito sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Filed against the former president and on sino pa man na mga pa-file namin ng mga kaso. Mga kabayan, nagsaniversa itong kampo ni dating Senadora Leila De Lima at Franz Castro para sampahan ng kaso itong si dating. Kahit magsanib per se mga yan mga kaibigan, walang naniniwala dyan. Sino ba naniniwala sa mga yan? President Rodrigo Roma Duterte, sabi ni De Lima, solid ang ipafile niyang kaso kay PRRD at sa kanya mga kasamahan. Naniniwala si De Lima na si dating Pangulong Duterte ang nasa likod ng lahat kung bakit siya nakulong ng halos 7 taon. May balak din po ba kayong anumang direktang complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Opo, siya ang sumira sa pangalan ko, sa puri ko, siya ang sumira sa reputasyon ko. Siya ang nagpatrabaho dun sa mga witnesses na yon para magpalaganap sila ng mga kasinungalingan tungkol sa aking alleged drug links. Samantala, nanggagalaiti naman sa galit itong si Franz Castro matapos indyanin o hindi sumipot si PRRD sa kanyang inihaing kaso at sa ginawang preliminary investigation kahapon. Sana nandito siya, no, para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no, makita niya at makapag-submit siya personally nung kanyang counter affidavit. Binanggit din ni Castro ang pahayag ni dating Pangulong Duterte laban sa kanya kung saan ay pinagbantaan daw di umano ang kanyang buhay. Kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko, yung komunista, dapat patayin, kasali ka dapat. Well, ito na yung magpapatunay, no, na tinutukoy ako mula pa nung sa unang complaint natin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Magiging tagumpay kaya ang paghihiganti ng kampo ni Castro at kampo ng dating senadora na si Leila De Lima laban dito kay former President Rodrigo Roa Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nako, kahit pa paano, nakaka-adjust na po ako. Hindi po katulad nung unang araw, mga first 3 days ng pagkalaya ko noong November 13, nahirapan po ako mag-adjust. Kasi bigla ho yung naging iba yung environment sa pagkakulong, and then biglang nandyan na naman yung nandibago po talaga ako sa paligid na masyadong maraming tao, maski sa traffic and all. Na marami po akong nakakausap at pumupunta po sa akin, marami pong nag-i-interview rin po sa akin, kaya medyo nanibago po ako. Pero ngayon, unti-unti na po akong nakaka-ano ng aking bearings, so to speak. Yes, Senator, ano na po yung update po sa natitira po ninyong kaso doon sa Muntinlupa Regional Trial Court? Kailan po yung magiging susunod na schedule? Well, in fact, I understand that Senator is recently umaten po kayo doon sa pagdinig at nagpasa po kayo ng motion para sa pagbabalik po ng mga nag-recant ng mga preso dito po sa Bilibid. Ano na pong update dito, Senator? Opo. Siguro alam niyo na isa na nga lang po ang natitirang kaso, di ho ba? Kasi na-acquit na po ako doon sa 2. Now, ito pong natitira ay ready na po kaming mag-file ng aming formal offer ng aming objections and comments doon sa formal offer ng opposition ng kanilang exhibits. And then balak ho ng aking abogado na mag-file ng demurrer to evidence. Kapag humapagbigyan nun, kapag humagrant yun, ay lubusan na hong madidismiss, wala na ho ang kaso na yan. So it's going to be tantamount to acquittal. Kung hindi po mag-grant, eh mag-present po kami ng defense evidence. Now, tungkol naman po dun sa mga PDL witnesses,
na nag-signify ng intention to recant. Bale, pito po yung mga latest, ano po, dalawa, yung about sometime in October, and then recently, pito po sila. So, siyam ho, yung dalawa ho, na-transfer na ho sa New Bilibid Prison. May motion po kami na kung pwede i-transfer din yung pito na latest na nag-signify ng kanilang intention to recant para mas accessible sila at maging safe sila, mas accessible sila sa mga magiging abogado nila. Kasi humihingi rin po sila ng independent lawyers para i-assist sila sa kanilang formal recantation. Kasi hindi pa po yan formal recantation. Nagpahayag lang sila sa isang sulat nila sa korte na gusto na nilang mag-recant o bawiin yung una nilang mga naging testimonya. Ma'am, ipuporsige po ba ninyo ang kaso laban kaya dating Department of Justice Secretary Aguirre at Guevara at sa iba pang individual na nagsulong ng mga reklamo laban sa inyo? Sa ngayon po, meron na nga po yung pinapabalik sa Office of the Ombudsman ng CA yung aming dating reklamo sa kanila. Yun yung paglagay nila sa witness protection program ng mga PDL witnesses na yan na hindi naman sila qualified to be covered by the witness protection program. That is an outright violation of the witness protection law because they were convicted of crimes involving moral turpitude. Ang nangyari ho kasi noon, our complaint against former secretaries Aguirre and Guevara were outrightly dismissed by the Office of the Ombudsman. Kaya ho, dinulog namin sa Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, hindi tama yan, na basta nyo na lang dinismiss. Kaya pinabalik sa Office of the Ombudsman para magkaroon talaga ng investigasyon sa kanila, para pasagutin sila at magkaroon talaga ng tunay na investigasyon. So sa ngayon, sapat muna yung kaso na yan against those two former secretaries. Tingnan natin kung ano yung mangyayari yun kasi maling-mali talaga yung paglagay nila sa witness protection program tsaka yung paggamit sa kanila bilang mga state witnesses. Disqualified po dapat sila. May balak din po ba kayong anumang direktang complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Opo, pero pinag-aaralan pa po ng aking legal team ano exactly ang mga ipa-file sa kanya kasi wala pong duda sa pag-iisip ko na siya ang nasa likod ng lahat na yan. Siya ang nagpa-file ng mga kaso na yan. Siya ang sumira sa pangalan ko, sa puri ko. Siya ang sumira sa reputasyon ko. Siya ang nagpa- O sana magsalita mga kaibigan, pero wag na lang, makinig na lang muna tayo. Trabaho dun sa mga witnesses na yon para magpalaganap sila ng mga kasinungalingan tungkol sa aking alleged drug links. So meron ho kaming mga ipa-file na mga kaso against the former president. But sabi ko sa aking legal team, ingat din tayo kung ano-ano ang mga ipa-file natin. Kailangan yung meron talagang mga malakas na basihan. Hindi pwedeng basta-basta lang nagpa-file na wala namang magiging direksyon. Gusto ko magiging solid ang ating mga kaso na ipa-file against the former president and on sino pa man na mga pa-file namin ng mga kaso. Makikibahagi po ba kayo sa ICC case ni dating Pangulong Duterte at iba pa pong opisyal ng nakaraang administrasyon? Opo, kung kakailanganin. Handang-handa po ako na tumulong sa anumang kapasidad, anuman ang pwede kong maitulong, lalo na sa aking naging capacity noon as CHR chairperson na ako ang nanguna doon sa pag-imbestiga ng DDS killings. Nung aking capacity rin as chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights bago po ako inalis nila, ay meron po ako mga kaalaman dyan na pwede kong ibahagi sa ICC, specifically sa ICC investigation team na makakatulong sa kanila. Kung hihingin nila ang tulong ko, I'm more than willing to do that para mapalakas lalo ang kaso against the former president and others that are implicated in those crimes against humanity of murder. Naisada ni ACT Teachers Representative Franz Castro na dumalo sa preliminary investigation kanina sa kanyang reklamong grave threat si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi sumipot ang dating presidente. Sa halip ayon sa legal team ni Castro,
May dalawang abogado na nag-enter ng kanilang appearance para kay Duterte. Ayon kay Attorney Rico Domingo, abogado ni Castro, sinabi ng nagpakilalang mga abogado ng dating Pangulo na hindi pa nila natanggap ang subpoena at ang complaint affidavit ni Castro. Sana nandito siya, no, para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no, makita niya at makapag-submit siya personally nung kanyang counter affidavit. Hindi namin sasabihin delaying tactic yon. Ang kanilang sinasabi, hindi pa raw natatanggap ang subpoena at complaint affidavit ni Congresswoman Franz Castro. Kaya ang ginawa ng fiscal, binigyan po sila ng another copy na they officially received this afternoon. So ngayon niya, June, ay itinakda ng piskalya ang susunod na pagdinig sa December 15, 2023. Dito inaasahan na formal nang sasagutin ang dating Pangulo sa pamamagitan ng counter affidavit ang reklamo sa kanya. Samantala, naghain kanina ng supplemental complaint affidavit si Castro. Anya, muli siyang pinagbantaan ng dating Pangulo noong November 16 sa kanyang programa sa SMNI na Gikan sa Masa para sa Masa. Ito ay matapos na siyang magsampa ng reklamo noong October 24, 2023. Laman din ng supplemental complaint ko, no? Inulit niya pa, nakalagay dito, kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko, yung komunista, dapat patayin, kasali ka dapat. Well, ito na yung magpapatunay, no, na tinutukoy ako mula pa nung sa unang complaint natin. Meron bang lalabaging batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi siya magpapakita doon sa korte na yun? Yes, kanina ang dahil hindi nga siya nagpakita doon, ang kanila kasing argument dahil nga hindi pa nila natanggap yung subpoena at gayon din yung complaint affidavit. So parang officially, hindi pa nila na-re-receive yung reklamo. Kaya ang paliwanag dito ng kanyang abogado na si Roque, parang wala pa naman siyang pananagutan. Wala pa siyang responsibilidad na sagutin. Kasi ano ba yung kanyang sasagutin kung wala naman siyang natanggap na officialing reklamo. Pero dahil nga kanina ay natanggap na nila, ay inaasahan nating magsasubmit ang kampo ng dating Pangulo. 10 araw lang yan, June, ang binigay ng piskalya na sumagot sila. Pagka ganun naman kasi, June, ay kapag hindi pa naman arraignment na talagang required yung tao na humarap, ay pwede mo namang abogado, kasi preliminary investigation pa naman ito, June, wala pa naman sa korte ang kaso, ay maaari namang abogado muna ang haharap bilang representasyon doon sa inaakusahan o nirereklamo tulad ngayon dito sa sitwasyon ng dating Pangulo, June. Oh, Dante, para malinaw, kahit pa halimbawa ay mabasa na o makarating na nga sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi siya required doon sa piskalya na magpakita personally. Pero usually ang nangyayari diyan, ang mga abogado naman ang humaharap sa kanila. Kasi ang isang sinumpaang salaysay, itong counter affidavit, halimbawa, ito ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay maaari namang manumpa siya hindi sa harap mismo ng prosecutor ng Quezon City. Ang halimbawa natin dyan, June, ay itong kaso ngayon na nasa korte na ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Noong nagsubmit siya ng counter affidavit, June, humarap siya sa piskal ng Baguio City, which is doon nga siya nakatira. At yung kanina, ang kanyang namang abogado ang nagdala ng kanyang sworn affidavit dyan sa Department of Justice. Pero kapag naakyat na yan, June, sa korte, itong tinatawag na nilang arraignment kung saan babasahan na ng sakdal, kailangan na talagang humarap itong nire-reklamo o yung inaakusahan kung sa part na yan ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung magkakaroon, makakita ng sapat na batayan ang ating pong piskalya na kailangang iakyat ang korte, ang kaso rather sa korte, June. So ibig sabihin niya, pag nasa piskalya pa lang, hindi required. Yes, June, technically hindi naman required talaga ang humarap yung respondent sa isang reklamo, June. Gusto. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.